Christian, welcome. Hi there, Christians. Welcome and welcome back to my YouTube channel. It's nice to see you here in my channel. And before that, just want to ask a little favor from you guys. Please consider subscribing to my YouTube channel, Christian Nova, and support the whole channel. Watch this video until the very end. Nandito ulit ako para magbigay sa inyo guys na mga tips kung paano kumasali sa pagkakataon. Alam kong tangan mo to. Pagdating sa mga interview is parang yung dipit ko is kumakabog na sa oras. Hindi ko alam kung kaya ko bang sagutin yun. So, in this video guys, I hope matulungan ko kayo guys kung paano mag-prepare to your upcoming chapter interview. Nilagay ko yung note dito sa iPad ko para wala akong makalimutan. If ever man, pwede kayong mag-leave ng comment sa comment section para kapag may time po ako ay masasagot. Disclaimer lang guys, itong tips na to my personal experience. So, i-add nyo na lang ito kung ano yung mga tips na nakuha nyo sa ibang nakapasari sa Japanese. So, yun lang po. So, ito po yung tips para pumasa sa Japanese interview. There you are. Not so perfect smile, but confident and best mind na masasabi ko. Yung confident kayo hindi nila makikita na kinakabahan. Kung halimbawa, face-to-face job interview yung gagawin nyo. Pagkato kayo tatlong beses, pasok nyo sa room, dapat suot nyo na yung best mind nyo. Yung tipong, wow, stand out to. Ngiti pa lang, ganon. Tapos, kung halimbawa naman ay Zoom interview kayo or online yung interview nyo, bungad pa lang ng interviewer, halimbawa sa screen, dapat nakangiti ka na. And number two, babatiin nyo sila. Hindi pa man nagsisimula ang interview, batiin nyo na sila ng good morning, good afternoon, or kung ano mang oras na taon yung job interview. Good morning with your best smile. Ano ba yung Chico Shokai na sinasabi ninyo? Ito po ay yung self-introduction na gagawin nyo in Japanese language. Diyan po tayo magkakatalo. So far kasi, hindi nyo pa alam, lalo na kung hindi ka pa nakakapag-training ng Japanese language. Number 4, kung paano mo i-deliver ng maayos yung Chico Shokai mo with confidence. And hindi ka yung naglo-loading, hindi ka titigil-tigil. Sa akin, sa part ko guys, ito yung tips na nakuha ko dun sa sensei namin or sa instructor namin. Talagang pre-practice ko nung time, prepare pa lang ako ng Chico Shokai. Hindi pa ako familiar or nahihirapan pa akong i-pronounce yung Japanese language. So yung introducing myself in Japanese language, ang ginawa ko is, everyday mini-memorize ko yon. Since, halimbawa, nag-start kami ng Chico Shokai namin, mag-aral is July. So, meron kaming 3 weeks before memorize yun. Or, ma-memorize yun, ma-deliver yun ng maayos. So, ang ginawa ko po, minemorize ko muna yung Japanese language. Minemorize ko muna yung Chico Shokai ko. Pagkatapos kong i-memorize yung Chico Shokai ko, inurasan ko yung sarili. As per my sensei, dapat ma-deliver mo yung Chico Shokai mo in 1 minute or less than. So, everyday ganun po yung ginagawa ko. So, na-improve ko po yun at nagawa ko pong less than 1 minute yung Chico Shokai ko. And after po nun, everyday na po ako nagpa-practice sa harap ng salamin. Kung paano po ako ngingiti, kung paano po ako gagalaw during my interview, kung paano yung posture ko, po yung pre-practice ko. So, hanggang sa everyday na pagpa-practice ko, ay na-master ko po siya. Hindi ko naman totally na-master, pero nalaman ko na kung paano ako tamang ngiti. Kung ano yung ngiti na dapat kong gawin. Huwag mong sayangin yung opportunity na naandun ka na sa harap ng employer para magpakitang gilas. So, since kabisa mo na yung Chico Shokai mo, dapat confident ka na yung ma-i-deliver mo. Dapat, aside from confident ka, dapat ma-i-deliver mo ng maayos. Clear and loud voice. Yung maiintindihan kanila.
Yung iba kasi, yung nagchichiko shokai na napapanood ko sa YouTube, parang sumisigaw sila. Sa akin, diniliver ko siya in a way na malakas yung boses ko, pero hindi ako galit. Yung tipong malakas yung boses ko na may authority. Kung alamin mo kung ano yung trabahong ina-applyan mo. Kung farmers, kung manufacturing, or kung ano mang field ang papasukan mo, dapat alam mo yung pasikot-sikot ng trabahong ina-applyan mo. Dahil dyan po rin kumukuha ng tanong ang mga employer. Halimbawa, sa akin po, sa manufacturing po yung work experience ko. Then, ang hinahanap po nila ay yung marunong sa mga machine. So, as far as my experience, ay ganun po yung tinanong sa akin. Kung marunong ba ako sa machine, and kung ano yung ginagawa ko, ano yung job description mo? Yun po ang tinatanong. Yung job ko, isa po akong supervisor, junior supervisor po ako, ganito po yung ginagawa ko. Then, yung previous company ko po, isa po akong machine technician, ganito po yung ginagawa ko, nagka-calibrate po ako ng machine, measurement, ganito, and so on, and so on. Dapat alam mo kung paano mo paiikutin yung usapan nyo ng employer. Mas maganda rin po during your job interview, lalo na kapag tinatanong ka na, not related to your chikoshokai or sa work experience, isang tanong, isang sagot, much better po. Kasi, the more na nag-i-explain ka, mas mahihirapan. Kung focus mo sa sasabihin mo, mawawala yung confidence mo na sagutin yung mga tanong, lalo na kung hindi ka po experiensadong tao. Lalo na wala kang experience dun sa trabahong ina-applyan mo. Farmers yung ina-applyan mo, tapos hindi ka naman marunong mag-farm. Tapos, ang dami mong sinasabi na ganito, ganyan, ganyan. Eh, paano kung tanongin kang ginagawa to? Eh, nga, wala. Mga kung paano, detalyado lang. Maikli pero detalyado. Or, short but specific ka sa mga sinasabi mo. Kasi yun ang importante. Parang hinihingi lang nila sa inyo kung ano yung, kung alam mo ba talaga yung ginagawa. Ang hinahanap nila lang is kung marunong ka lang doon sa ginagawa mo. For applying for, once the Japanese asks you to explain your task at work, you must elaborate it to them briefly and straight to the point. For them to understand or acknowledge that you are knowledgeable enough and qualified to that positions you are applying for. Then, yun nga, once answering questions, call them as sir or ma'am. And kung sino yung nagtatanong sa inyo, halimbawa, si Japanese number one ang nagtanong sa inyo, sumagot ka nakaharap kay Japanese number one with your smile and confidence. Remove ka lang ng konti, hindi naman yung galaw ka ng galaw ganda. Move ka lang, or naka-stand up ka, di ba? Kung naka-stand up ka, yung ulo mo lang yung ibabaling mo sa kanya. Tapos, dapat eye to eye. Kahit malayo may distansya, dapat eye to eye yung pakikipag-usap mo sa kanya. Para maramdaman niya na sincere ka sa mga sinasabi mo. Then, nakangiti ka. Ganon. Yung damit, syempre, dapat presentable. Collar na damit, na polo shirt or office attire, gano'n yung sleeve. Bibigyan ko kayo ng sample dito sa screen kung ano yung mga proper attire. And then, after that, after the interview, kapag tapos ka ng interview, huwag mong kakalimutan na mag-thank you in Japanese way, arigato gozaimasu. And then, or thank you. Plus points sa kanila kung halimbawa, syempre bago ka pa lang, di ba? Lalo na kung hindi ka pa nakapag-aral ng Japanese. Yung basic Japanese na pagsasalamat, arigato gozaimasu, ohayo gozaimasu, or greetings, importante po yan kasi parang na-acknowledge mo yung language nila at willing kang matuto. Sa makakatulong sa inyo para makapasa kayo sa Japanese interview ay magdasal. Laging magdasal. Bago mo pa applyan yung trabaho yan, ipagdasal mo na. Araw-araw kong magdasal. At kapag halimbawa dumating ka na sa point na na-select ka para sa job interview na yan, magdasal ka pa rin. Hanggang hindi lumalabas yung Japanese interview result mo, magdasal ka pa din. At kung lumabas na, magdasal ka pa rin. Dahil hanggang hindi ka pa nakakatungtong sa bansang Japan,
kailangan mong magdasal. Magdasal. At kapag nakuha mo na yung pinapanalangin mo, huwag mo pa rin kakalimutang magdasal. So, ipagdasal mo yung bawat bagay na gusto mong makuha. At kapag nakuha mo na, magpasalamat ka. At kung may mga katanungan ko kayo guys, please leave your comment down below. I will appreciate that guys. At sasagutin ko po yan na mabasa ko or may time po ako. Huwag kalimutang mag-subscribe bago kayo mag-leave sa video na to. And subaybayan niyo po yung journey ko mula sa interview paano ako nakapasa sa Japanese interview hanggang makarating at magtrabaho po kami sa Japan. So far po nasa stage na tinatapos po namin yung yung mga vaccines na kailangan po namin bago kami lumipad. At yun, waiting po kami ng COE. And i-update ko kayo guys kung ano nang kaganapan sa application namin hanggang sa makarating po kami sa bansang Japan. So kung hindi ka pa po nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe po sa channel ko at like, share nyo na rin po ito sa mga kaibigan nyo na gusto ring makapasa sa Japanese interview. See you in my next vlog!